Kwentong ito ay pinamagatang si Langgam at si Tipaklong. Ito ay isang pabula na nagtuturo ng mahahalagang aral. Narito ang kwento. Noong isang magandang araw, mainit ang sikat ng araw. Si Tipaklong ay makikitang mahinding ang tulog habang si Langgam naman ay maagang nagising at nagluto ng kanyang pagkain. Pagkatapos kumain, lumabas si Langgam at naghanap ng mas maraming pagkain. Nakita niya ang isang butil ng tinapay at ito'y dinala niya sa kanyang bahay. Habang si Tipaklong naman ay kagigising lang at mapungay pa ang mga mata. Nakita siya ni Tipaklong ang kanyang kaibigan. Pati ni Tipaklong, "Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bakit ba lagi kang nag-iipon ng pagkain? Hindi ba't mas maganda na tayo'y magsaya at maglaro habang maganda ang panahon?" Ngunit sinagot siya ni Langgam, "Oo nga, kaibigang Tipaklong. Pero habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap at nag-iipon ng pagkain. Ito'y aking iipunin para may makain ako pagdating ng tag-ulan." Hindi nakinig si Tipaklong at patuloy pa din sa paglalaro. Habang si Langgam naman ay patuloy sa paghahanap ng pagkain. Lumipas ang mga araw at dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi ay patuloy pa rin ang pag-ulan. Dumating ang malapas na bagyo at si Tipaklong ay gutom na gutom at ginaw na ginaw. Naisip niyang puntahan ang kanyang kaibigang Langgam. Sa kabila ng bagyo, pilit siyang nakarating sa bahay ni Langgam. Binuksan ni Langgam ang pinto at nagulat siya. "Kaibigang Tipaklong!" sabi ni Langgam. "Tumay ka!" Binigyan ni Langgam si Tipaklong ng tuyong damit at naghanda ng pagkain. Nagsalo-salo sila at kumain ng mainit na pagkain. "Ngayon ay naniniwala na ako sa iyo, Langgam. Kailangan ko nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon para may makain ako pagdating ng tag-utom." Pasasalamat ni Tipaklong. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Kasama na niya si Langgam habang maganda ang panahon. Natutunan niyang maging masipag at mag-impo para sa hinaharap. Ito ang kwento ng si Langgam at si Tipaklong.